Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Sa video na ito, pag-uusapan natin at isishare ko po sa inyo na nakausap ko na mga kabakal si Salt Papi. At alam naman natin na isa sa mga gustong makalaban talaga ni Mr. Mainit ay ito ngang si Salt Papi. At sinabi niya po ito nung matapos yung laban niya kay Map Soberano sa URCC Bare Knuckle. At syempre naman, tayo rin naman po ay before pa naman nagsimula yung laban ni Mr. Mainit at ni Map Soberano ay nag-call out na rin tayo dito nga kay Salt Papi na kung gusto niyang lumaban sa mga Pinoy sa ating bansa at sa URCC ay marami rin mga vlogger dito na gusto siyang makalaban. Pero ngayon mga kabakal, sa unang pagkakataon, sumagot na sa atin at nag-reply na sa atin itong si Salt Papi kung ano ba ang kanyang masasabi doon sa hamon natin sa kanya. Mga kabakal, si Salt Papi po ay isa sa mga iniidolo ko na mga fighter. Isa siya sa pinaka para sa akin magaling na Filipino fighter na / vlogger or influencer. At napakaganda na makita na kung sakasakaling mapagbibigyan tayo ni Salt Papi na lumaban sa ating bansa. Kaya nga naman ako ay nag-message sa kanya, baka sakaling gusto niyang lumaban dito sa ating bansa. At the same time, baka sakaling gusto niyang sagutin yung hamon sa kanya ni Mr. Mainit. At inahamon nga po kasi ni Mr. Mainit itong si Salt Papi. At yun nga mga kabakal, nag-reply na at nakausap ko na po itong si Salt Papi. So sinabi niya sa akin na kung sino yung humahawak sa kanya. Kasi mayroon pong manager or parte ng isang group ito pong si Salt Papi. Kasi alam niyo naman na yung humahawak ata kina Jake Paul or dun sa mga vlogger din na sikat or dun sa mga humahawak sa mga lumalaban na vlogger sa ibang bansa ay hawak din po itong si Salt Papi. Kaya nakapag-usap po kami mga kabakal, nalaman ko rin kung magkano nga ba yung kinita niya sa kanyang previous fight. Di ba? Nalaman ko rin yun. Ang alam natin ay malaki-laki. So nalaman ko rin po yun. At sinabi nga sa akin mga kabakal ni Salt Papi na open nga itong si Salt Papi sa ganitong klase ng negotiation, usapan. Pero syempre kailangan ay dumaan tayo doon sa humahawak sa kanya, sa management. Okay, sa management na humahawak sa kanya at yun po ang ginagawa natin ngayon. Pero ang maganda rito mga kabakal ay nakausap na natin si Salt Papi at ang alam ko mga kabakal, nagkakaroon na rin ng usapan sa kampo ni Salt Papi at sa kampo ni Mr. Mainit. So syempre gumagawa tayo ng paraan mga kabakal para talagang matuloy ito. At share ko lang sa inyo yung mga ibang details mga kabakal. Ito po si Salt Papi ay uuwi po siya ngayong March. So ngayon, kung uuwi ngayon itong si Salt Papi ng March next year, ito po ay magandang pagkakataon para matuloy ang laban na ginugusto ni Mr. Mainit. At syempre, gusto rin naman natin na makita itong si Salt Papi na lumaban sa URCC. Kaya po tayo gumagawa na ng paraan para kung sakaling ang umuwi na itong si Salt Papi ngayong March, baka sakaling maikasa natin yung laban kay Mr. Mainit at kay Salt Papi. Ito po ay magiging mahaba din siguro na negosasyon, usapan. Kasi mga kabakal, hindi naman kasi biro din naman at basta-basta yung talent fee itong si Salt Papi. Kasi kahit ano naman ang gawin natin, alam naman natin na malaki naman talaga yung kanyang talent fee. At syempre, kung ikaw naman ay lumalaban sa mga ganitong klase ng mga sports, syempre mas gugustuhin mo na yung makukuhang talent fee or yung pay na makukuha mo ay kung hindi man kasi mas mataas dun sa nakuha mo dati ay kay level man lang. So yan ang ating mga pag-uusapan at ako po ay nagsasabi sa inyo na ginagawa na natin yung ating lahat ng makakaya para talagang makapag-usap ng maayos at nakausap na tayo ni Salt Papi at nagsisimula na tayong kausapin yung management ni Salt Papi through sa tulong din po ng URCC para nga naman matuloy
Itong gusto rin ng mga tao na makita sa bansa natin, sa sariling bansa rin ni Salt Papi, yung laban niya dito sa URCC with Mr. Mainit. At mga kabakal, sakto lang din yun kung sakaling March nga naman yung uwi ni Salt Papi, eh merong time si Mr. Mainit para mag-training at pagandaan itong si Salt Papi. So ano ba ngayon? November, December, January, February, March. So 5 months, mga kabakal, 5 months additional na training yon kay Mr. Mainit na napakahabang panahon nun para talagang mag-improve si Mr. Mainit para tapatan nga itong si Salt Papi, mga kabakal. So far yun. Gumagawa tayo ng paraan dahil alam niyo naman, tayo ang matchmaker ng mga vlogger dito sa URCC. Kaya lahat ginagawa natin para talagang ma-match natin yung mga gusto ninyo na maglaban. At syempre, isa rin sa mga gusto ko na makita talaga ay itong si Salt Papi, mga kabakal, sa URCC. At makakaasa kayo na gagawin natin ng lahat. At baka, malay ninyo, isang araw eh, si Salt Papi na ang ka-live interview natin. Diba? So hindi malabong mangyari yan. So kailangan mo nating ayusin lahat para talagang planchado na to. At ang maganda rito, mga kabakal, kahit alam natin na malaki yung talent fee naman talaga nitong si Salt Papi, ay willing makipag-usap ang URCC dito. At gumagawa tayo ng paraan para ito ay maayos. Kasi lahat naman ng bagay ay mapag-uusapan, lalo na kung ito ay gusto rin naman, di ba? Gusto rin ng mga tao. At ito ay makakatulong din talaga kay Salt Papi para mas lalong mapalapit sa mga kababayan niyang mga Pilipino. Di ba, mga kabakal? Pero anong inyong opinion? Kayo ba'y masaya? Kayo ba'y agree? Anong inyong opinion na ito na nga? Nakipag-usap na sa amin si Salt Papi na napakabait, mga kabakal. Napaka-respetadong tao na napaka-magalang, mga kabakal. Magalang itong si Salt Papi. Marunong din mag-Tagalog. Magalang tong tao na to. So napaka humble din. So anong inyong opinion? I-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Hi guys! Gusto ko po magpasalamat sa ating mga premium subscriber at i-shout out ang kanilang mga pangalan. Sila po ay ang mga solid kabakan natin na nag-join sa ating channel. Meron pong join button sa tabi ng subscribe button para makatulong po kayo sa ating channel. At maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo at shout out po sa inyong lahat. Bye.